Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel, Jojo Bicolana. Hi guys! Kumusta kayong lahat? Matagal-tagal din akong hindi nakapag-send ng video sa aking YouTube mula nung ako'y nagkaroon ng COVID last video ko. So ayun guys, na-busy ulit ako, bumalik ng trabaho at maraming nangyari. Ayun, sa aking trabaho, biglang bagong adjustment kasi biglang nag-resign yung aming boss, so kailangan focus kami ngayon, may bagong management kaya medyo talagang na-busy talaga ako. So at saka maraming nagbago mula nung ako'y nagkasakit, ewan ko kung anong nangyari sa utak ko, basta nung ako'y after kong magkasakit guys, punong-puno ng bigat ang nararamdaman ko. Hindi ko alam bakit yung aking kasiyahan ay biglang nawala. Alam mo yon, na sa buong buhay ko gusto ko lagi lang masaya, ayoko nung malungkot, ayoko yung mga nag-iisip ng problema. Pero after nung magkasakit ako guys, parang naisip ko sa sarili ko na masyado kong hindi minahal yung sarili ko, masyado kong minahal yung nasa paligid ko, yung hindi ko inilagaan yung sarili ko. Kaya ewan ko, basta masyadong naano yung utak ko. Biglang parang feeling ko nag-iisa lang ako, walang nagmamahal, walang nag-aalaga, walang nagki-care, lahat after nung magkasakit ako. Kaya biglang nawala yung sigla ng buhay ko. So ayun guys, back to normal life tayo. Ganun pa man yung nangyari, hindi may iwasan na mag-isip talaga ng ganun, pero patuloy pa rin ang buhay. Walang ibang makakatulong sa sarili kundi tayo lang din naman. Kung nakayanan nga yung mga nakaraang pagsubok, ano pat kaya ngayon? Sabi ko sa sarili ko, kung kailan ako nagkaedad na, saka ako susuko. Siguro minsan din napagod na rin, nakakapagod din. Alam mo yung buong buhay mo puro lang trabaho, nasa malayo, hindi ka na nagkaroon ng time na maging masaya para sa pamilya mo, o yung free life ba na tinatawag dati. So ngayon kasi masyadong maraming iniisip, lahat halos sagad na sagad siguro, kasama na doon sa stress. Kaya sabay-sabay yung pagkaroon ko ng sakit. Matagal. Ilang araw? 10 araw. Halos nasa parang bedridden ba guys ang nangyari sa akin? 10 araw. 10 araw na bedridden ka. Parang nawalan ako ng pag-asa. Nung bumalik man, hindi talaga ako makamove on. Kahit nga hanggang ngayon pa, hindi pa rin ako makamove on na maibalik-balik yung dating sigla ng buhay ko. Pero ayun, prayer pa rin, sana maibalik ulit yung dating kasiyahan, yung wag nang mag-iisip, wag nang mag-i-stress. Hindi madali, pero sana patuloy pa rin laban, mahalin ang sarili. Kung ano na lang, ang sobrang maraming iniisip guys, hindi talaga maiwasan. Dumarating talaga siguro yung pagkakataon na ganyan. Pero sabi ko nga sa sarili ko, sana maibalik ko ulit yung dati kong sigla, yung dati kong saya, yung lahat kinakaya lang. Sana lang wag ko na lang isipin na naawa ako sa sarili ko, or masyado kong dinamdam na kung sakali, masyado kong iniisip yung hindi pa naman nangyayari na pag nagkaganon ulit, pag nagkasakit ka, mag-isa ka lang, or mangyari man, wala, mag-isa ka lang talaga. Kaya nawalan talaga ako ng sigla hanggang ngayon. Hindi ko ma-open kung ano man yung mga dinadamdam kong problema or iniisip, kasi syempre personal ko na rin yun. Ang pangit naman yung ilalabas mo pa kung ano pa yung mabibigat mong iniisip, for family, for personally. Masarap lang sana kung magpasaya ng tao, masaya lang, pero
talagang si God, hindi pwedeng laging masaya lang. Kailangan may pagsubok. Diyan matatantya kung hanggang saan talaga yung aking paniniwala, kung hanggang saan talaga katibay ang pananampalataya, tiwala sa kanya lahat. Pero naisip ko, hindi pwedeng ibigay sa kanya lahat, hindi pwedeng iasa lahat sa taas. Kailangan talagang may sarili kang lakas na lumaban para sa pamilya. Puro na lang pamilya, no guys? Nabuhay na lang tayo ng puro na lang pamilya. Hanggang siguro sa huling hininga, puro pamilya. Bakit kaya ganun? Tapos pag tayo nang mag-isa, pag tayo nang may nararamdaman, may sakit, walang kapamilya. Drama. Pero yun talaga yung pumasok sa isip ko nung 10 araw na nabedridden ako. Sana may balik ko lang kasiyahan dati. Sana maibalik ko na lang talaga. Sana mabilis lang mag-move on. Sana wag na lang mag-iisip. Pagod na yung katawan, pagod pa yung utak. Hi guys. Sana ako pa rin yung dati na ang bilis lang makamove on sa mga bagay-bagay. Bakit kaya ngayon pa na nagkakaedad na? Yung kailan ngayon pa na ang dami ng lahat-lahat na dinanas, ngayon pa medyo sumusuko. Tumalaban pa rin, pero nabibigatan na. Pakiramdam na feeling mag-isa na lang. Walang nararamdaman na nag-care. Ganun siguro. Pero sa taas lang, si God lang ang may alam kung ano talaga. So hanapin pa rin kung saan magiging masaya. Bahala na guys. Salamat sa mga nanonood sa video ko. Sana maibalik ko ulit ang YouTube ko na maging masaya. Na-miss ko dito. Sorry na, may stress lang talaga. That's life siguro. Partner na ng buhay yun, ano? Kasama na talagang may mga pagkakataon na parang pasan mo ang mundo. Ano guys? Laban. Laban lang. Pag panalangin lang, doon lang na ilalabas lahat. Iyak. Kausapin ang sarili. Walang ibang makausap. Walang ibang mapagsabihan. Pangit naman kasi sa kaibigan mo or kanino pa man, magbibigay ka pa ng problema. Sa dami din ng problema ng ibang tao. Kaya mas magandang kausapin na lang sa panalangin ang sarili. Tayo din naman makakahanap ng sagot. Tiwala lang siguro. Sana ang lahat makaya.